lubos na pasasalamat ng balo nitong si Governor Ruel de Gamo na si Mayor Janice de Gamo ng Pamplona dyan po sa Negros Oriental. Ito po ay pasasalamat niya para po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat sa panahon po ng ating mahal na Pangulo ay mukhang na-address na finally yung problema po na napakatagal na dyan po sa Negros Oriental. Ang mga malawakan na pananakot at napakaraming pagpatay sa mga nakalipas na taon, at sana nga po matuldukan na ito ng kasalukuyang gobyerno. Pero bago po tayo dumako sa pahayag ni Mayor Janice de Gamo sa interview nitong GMA kanina, eh puntahan po muna natin ang handog na tulong ng gobyerno pong Marcos at saka ng Office of the Vice President diyan po sa mga biktima ng Pamplona Massacre. Puntahan po natin in particular ang detalye sa mga tulong po na yan. Ito po ay assistance na ipinagkaloob po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng DSWD at saka ng ating Vice President sa pamamagitan po ng Office of the Vice President. Ngayon pong nakalipas na mga araw, ito po ang particular na detalye. Educational assistance ay ibinibigay po sa mga naiwang anak nito pong mga pumanaw dyan po sa Pamplona Massacre. Katulad po ng Bachelors in Education, Criminology at iba pa. Binigyan din po sila ng kabuhayan at saka hanap buhay o trabaho. Katulad po ng negosyo package, specifically sa retail store. At syempre yung employment assistance para po sa 7 individual in areas of hospitality, management, education, and social science. Nandiyan po ang binigay ng Office of the Vice President, katulad po ng 40,000 worth of burial assistance, 140,000 pesos worth of hospitalization, 160,000 pesos worth of hospital bill, at saka 50,000 pesos worth of cash assistance. At ang ating kasalukuyang gobyerno, siyempre sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development, nagbigay po sila ng 70,000 pesos worth of burial assistance, 110,000 pesos worth of cash assistance, 70,000 pesos worth of food assistance, at saka 43,740 pesos worth of medical assistance. Ang pagkakaalam ko, meron pa pong parating na tulong po dyan na manggagaling po sa Office of the President, pero titingnan po natin yan ang detalye sa mga susunod po na araw kung ito po ay isa sa publiko ng Office of the President. Ano? Yan po yung naging tulong nga ng ating gobyerno kasama po dyan syempre ng Office of the Vice President. Ngayon, kaugnay po nito, na-interview po kaninang umaga ni Igan, ang inyong paboritong newscaster. Ito pong si Mayor Janice de Gamo, kaugnay nga po sa pagpatay kay Governor Ruel de Gamo ng Oriental sa ng Negros Oriental. Pakinggan po natin ang interview po na ito nitong si Igan dito kay Mayor de Gamo. Para patalsikin na si Representative Arnulfo Teves Jr., isang Congressman Teves ang itunuturong mastermind sa pagpatay sa gobernador. Kaugnay po niya, mapanayin po natin si Mayor de Gamo. Mayor, maganda umaga po. Yes, Igan. Good morning po. Una po ay pakikiramay po. Opo, at mamaya po, extended po hanggang 4 p.m. yung deadline ng Kamara para umarap sa kanila ng personal si Congressman Arnulfo Teves Jr. at yung kampo niya nangako na parang magbi-virtual conferencing daw po. Oh, kaugnay niyan, ano, nabanggit na po natin sa binasa nating balita kahapon na yung virtual conferencing ay hindi po pinayagan ng Kongreso. Sapagkat nire-require po nila itong si Congressman Arnie Teves na magpresenta sa kanyang sarili personal diyan po sa Kongreso, umuwi sa bansa at humarap sa ethics sa Committee on Ethics diyan po sa House of Representatives. At sa katunayan, binigyan po siya ng unang 5 araw mula po noong Marso 15 hanggang 20, ngunit hindi nga po nag-show up itong si Congressman Arnie Teves. At doon po sa kanyang liham na humihingi po ng pahintulot para magkaroon po ng
ng privilege speech ay hindi rin po ito pinahintulutan ng Kongreso, marahil dahil nga po hindi po siya present physically doon po sa House of Representatives. Pero ang napansin po ng ilang mga netizen ay yung sulat po na ginawa nitong si Congressman Arnie Teves ay nakadate po sa March 20, 2022. Kaya parang naging meme ito sa internet ngayon na hindi talaga maaaprubahan dahil nga po nung nakaraang taon pa ang kanyang hinihinging panahon para makapag-privilege speech. Pero meme lamang po yun. Ang katunayan talaga, ang dahilan po dyan ay hindi po pinahintulutan ng House of Representatives na magawa niya ang privilege speech sa pamamagitan po ng teleconferencing. At ganun din naman po, yung kanyang attendance sa Committee on Ethics ay hindi rin po pinahintulutan sa pamamagitan po ng virtual conference. Ngayon, ang nadidinig pa po natin sa balita at nabasa nga po natin ay binigyan pong additional na panahon ito pong si Congressman Arnie Teves hanggang alas 4 po ng hapon ngayong araw na ito. Otherwise, ang sinasabi po ng mga miyembro ng chairperson ng Committee on Ethics ay magde-decide po sila sa mga petisyon o ito po sa mga kinakaharap na issue nitong si Congressman Arnie Teves, at maaari po nilang ibaba ang sanctions na meron pong kaparusahan, either suspension from the office or expulsion. At syempre, tayo naman bilang isang spectator lamang dito, observer, at nagmamatyag sa mga pangyayari, ayaw po nating makompromise yung due process. Kasi baka makompromise yung due process, gamitin po ito ni Congressman Arnie Teves in the event na siya po ay tanggalin dyan sa Kongreso at makabalik siya kapag dinala niya po yung issue sa Korte Suprema. Kaya tama lamang po yung ginagawa ng Committee on Ethics na bigyan po siya ng sapat na panahon at ma-exhaust nitong si Congressman Arnie Teves ang lahat ng legal na remedyo para po tugunan naman niya yung kanyang problemang kinakaharap dyan po sa House of Representatives. Initially, hindi naman po iyan tungkol sa kaso ni Governor Degamo. Yan po ay tungkol sa kanyang pagiging kongresista na meron po siyang gampanin na tuparin ang kanyang mandato sa kanyang mga constituents dyan po sa 3rd District ng Negros Oriental. Kasi yung kanyang paalam po sa Kongreso para po sa pagbabakasyon o sa pag-leave ay hanggang March 9 lamang. Ano? The effectivity of travel clearance that was issued dito po kay Congressman Arnie Teves was from February 28 to March 9, 2023. Kaya March 10 ay technically hindi na po dapat siya nasa labas ng bansa kung hindi nakapag-report na dito po sa Kongreso. But as of this time, hindi pa rin po malaman kung nasaan po itong si Congressman Arnie Teves, not even ang kanyang mga abogado ay hindi alam kung saan ang kanyang kinaroroonan di umano. Okay, tuloy po natin ang interview na ito ni Arnold Clavio kay Mayor Janice Degamo. E bakit siya mag-reversal kung confident siya na hindi siya huhulihin pagdating dahil hindi mabigat yung proof ng mga na siya tinuturo? Dapat hihat. Kasi ang tapat nilang pumasok sa bahay ng gobernador, dapat matapang din siyang harapin yung mga itatanong, yung mga legal na mga usapin na dapat niyang harapin sa mga sinagagawa niya. Mm-hmm. So, hindi ako naniniwala doon sa virtual, kasi if you are not afraid, if you are not guilty, there's no reason to be afraid. Bakit ka matatakot kung hindi ka naman guilty? Mm-hmm. Okay. May banta. Yan ang sentimiento nitong si Mayor Janice Degamo, ano? Pero in fairness dito kay Congressman Arnie Teves, wala pa naman pong warrant of arrest itong si Teves, kaya hindi pa po siya talaga pwedeng arestuhin ng kahit sinong otoridad sa ating bansa. Ang sinasabi nitong si Teves, natatakot daw po siya para sa kanyang kaligtasan at sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ginagarantihan naman ng ating gobyerno, in particular ang dalawang sekretary po mula sa DOJ at DILG, na kapag ka nag-show up ito pong si
Congressman Arnie Tebes ay ibibigay po nila lahat ng kinakailangan nito para masigurado ang kanyang kaligtasan at seguridad habang sinasagot niya po ang mga issue na ibinabato po sa kanya. But unfortunately, katulad po ng tinuran nito pong si Mayor De Gamo, eh parang hindi siya naniniwala na natatakot ito pong si Congressman Arnie Tebes bagkos ito lamang daw po ay umiiwas sa mga kinakaharap niyang mga alegasyon at akusasyon dito po sa bansa. Okay, pakinggan po natin patuloy ito pong interview. Parang sa kanya seguridad at pamilya kaya hindi siya bumabalik ng bansa, Mayor. Ang alam ko lang, sila ang palaging source ng mga balita. You know, almost 30 people have died in Negros Oriental because of them. Okay. On that regard, puntahan natin yung mga binabanggit ni Mayor De Gamo na yan, ano? Kung sino-sino ba yung mga binanggit niya na napakarami na palang napatay dyan po sa Negros Oriental. Ito po, ano? Ay, napindot ko. Sorry. Nandun na tayo eh. Yan. I-share ko lamang sa inyo pong mga manonood kung sino-sino ito pong mga napatay dyan po sa Negros Oriental sa mga nakalipas na panahon. Ito na rin ay para pag-alala sa kanila at higit sa lahat, hustisya na rin para po dito sa mga taong aking babanggitin. Si Anne Rose Pay Bernadette Neri, Miss Dumaguete 2007, binaril po siya noong February 13, 2010. Si Edmund Sestoso, radio commentator, binaril po siya noong May 2018. Si Miguel Dungog, 3rd District Board Member, President of the Councilors League of Negros Oriental, binaril po siya March 25, 2019. Samuel Ragay, Acting Barangay Captain, San Pedro, Santa Catalina, binaril po siya April 12, 2019. Si Geraldo Lopez, former Bayawan City Councilor, Barangay Malabugas, binaril po noong July 9, 2019. Si Dindo Generoso, radio commentator, binaril po noong November 7, 2019. Si Raymond Carba Diosa, bodyguard, binaril po March 4, 2021. Rex Cornelio Pepino, radio commentator, binaril po May 5, 2020. Si Honorable Alex Jamante Tison, Bayawan City Councilor, binaril po siya February 18, 2020. Si Harry Gonzales, Barangay Captain, Tinago Digite City, binaril po June 15, 2020. Ano kaya to? Dumaguete siguro, ano? Okay? Si tuloy pa po natin, ano? Dali. Ito pong si Attorney Eliazar Kasipong. Binaril po siya January 30, 2009. Si Virgilio Janco Sr., Provincial Engineering Employee. Binaril po August 27, 2020. Si Kent Bongbong Divina Gracia, former Pamplona Vice Mayor and several times Councilor. Binaril po September 9, 2020. Si Honorable Tonton Meloja, Santa Catalina Councilor, binaril po January 10, 2021. Si Ferdinand Escalante, Governor Roel De Gamos Leader, Coordinator for Valencia Negros Oriental, binaril po January 26, 2021. Hector Palma, son of the Governor's Political Coordinator in Bayawan City, binaril po February 18, 2022. Si Jewin Estinoso, binaril po siya noong November 7, 2022. At sina Elisa Badayos, Eleutorio Moises, Jason Pabalate, Carmen Matarlo, Arnaldo Hoyohoy, Hernan Escorda, at saka si Winifred Abrasaldo. Sila po ay lahat binaril dyan po sa Negros Oriental. Now, we are not saying na ang meron pong kagagawan nito ay si Congressman Arnie Tebes. But perhaps dito po sa sinasabi nitong si Mayor Janice Pamplona, ang kanyang nasa sa isip at sinasabi daw po nasa isip ng publiko ay ito daw pong grupo nila, Congressman Arnie Tebes. Ngayon, para po sagutin ang issue na yan, dapat umarap sa publiko ito pong si
Congressman Arne Tebes, but unfortunately, until now, hindi po siya humaharap. Kaya dapat talaga kung totoo yung sinasabi niya at confident siya na kapanipaniwala siya, iharapin niya. Mm-hmm. Kasi ganun talaga yun, Sir Egan. Opo. If you are not afraid, you will not, if you are not guilty, you will not be afraid to show your face up at magpakita. Berdiga mo, so, Congressman Tebes lang po ba talaga nakasentro ang mastermind sa pagpaslang sa inyo asawa? Ang kutob ko at ang kutob ng marami, talaga namang wala namang ibang dito sa Negros Oriental, if you are from here. Opo. Kahit yung mga political leaders dito na iba magkakalaban, pero yung mga deadly yung style at yung mga style na gano'n sa kanila lagyan, mm-hmm. I am not talking of Congressman Tebes. Mm-hmm. This group of people na talagang yung motive nila is talagang no one should get in. Ang nakalulungkot lang dito mga tol, kasi makikita natin dito kung ang pagbabasihan po natin ng pahayag ni Mayor Janice Degamo, mas makapangyarihan ng pera kaysa sa posisyon sa gobyerno. Kasi bakit ko nasabi yon? Eh ang sitting governor from 2011, si Governor Ruel Degamo eh. Hindi naman ang mga Tebes. Naupo lamang ang kapatid ni Tebes for quite some time last June, July hanggang September. Pero ang may hawak ng probinsya sa pagka-gobernador mula noong 2011, si Governor Degamo. Tapos nangyayari po yung mga ganitong sitwasyon. Di ibig sabihin, kung ang pagbabasihan natin muli ay itong sinabi nitong si Mayor Janice, mas makapangyarihan ng pera kaysa sa posisyon sa gobyerno. Ano? Dahil walang nagawa yung gobernador. Kung hindi, parang ang nangyari pa, yung nakaupo pang gobyerno ang nape-pressure na abuso dahil po yan di umano sa pera nitong si Congressman Arne Tebes. Kasi ang sinasabi ng mga chismoso at chismosa, eh bilyonaryo daw po ito, si Congressman Arne Tebes. At ang sinasabi pa ng mga chismoso at chismosa, eh meron daw po itong private armed group. At yan nga po ngayon yung tinutugis na ilan pa na hindi pa nahuhuli. Kasi sa totoo lang, meron pong mga nahuli na at kahapon meron na po ulit sumuko sa Armed Forces of the Philippines at ngayong araw po na ito, ite-turn over po iyan sa National Bureau of Investigation. So sige, tuloy po natin panoorin ito pong interview. Mayroon na po bang reaction sa inyo ang House Committee on Ethics and Privileges sa petisyon na isinampan nyo para mapaalis po sa Kamara si Congressman Tebes? Sa mga nalalaman ko po, parang lahat naman tingin namin na lahat doon sa Kamara, parang nakikita rin nila yung reason for... Ako, mga tol, ano, hindi ako abogado, pero wala akong nakikitang legal na dahilan para po ang isang hindi miyembro ng Kongreso ay ipetisyon para matanggal ang isang duly elected public official. Ano? Kasi ang pagkakaalam ko is kapag ka ikaw kongresista, ikaw ay senador, duly elected ka ng taong bayan. And the only thing for you to be removed from office is kung magbabiolate ka ng rules and regulations sa loob ng Kongreso o sa loob ng Senado. O kaya ikaw ay makapag-commit ng isang krimen with finality ang conviction. Ito, malinaw na wala pang ganon sa punto nitong si Congressman Arne Tebes. Eh. Kaya tingin ko, kahit hindi ako abogado, parang walang basihan ang petisyon na ito nitong si Mayor Janice Degamo in fairness dito kay Congressman Arne Tebes. Pero siyempre, mas tinitingnan ko ngayon yung internal rules ng House kung saan, dahil nga po hindi present itong si Congressman Arne Tebes sa mga session na nagdaan, eh pwede na po siya sigurong maparusahan ng Committee on Ethics. Yun po ang tinitingnan natin, but hindi po itong petition nitong si Mayor Janice Degamo. Maybe, baka meron silang legal na kaalaman na hindi ko naman alam kasi hindi po ako abogado, kaya naman nag-file po sila ng petition to be removed ito pong si Congressman Arne Tebes. Pero as far as I am concerned, sa aking kaunting kaalaman,
it will not happen. Na dahil lamang sa isang pribadong individual, o sabihin na natin na isang mayor, kasi mayor si Yanis de Gamo, pero hindi po siya miyembro ng House, eh malabo po sigurong mangyari na yung kanilang petisyon ay papakinggan po ng Kongreso. Instead, yung situation sa Kongreso kung saan hindi na po nagre-report itong si Congressman Arnie Tebes, as ang mas pagpupukusan po ng Kongreso, nang sa ganun hindi po malabag ang karapatan nito pong si Congressman Arnie Tebes. Okay, tuloy po tayo mga tol. Petition to expel him from Congress. Mm-hmm. But I was required to submit attachments din, parang ganun. Siguro affidavit, etc. And of course, gagawin po namin yan. Opo. Development po sa kaso, may isang sundalo po na sumuko. Ito po ay nakarating na po sa inyo. Anong mahalaga? Ito po yun, ano, yung sumukong sundalo, ito po, pinost ko po yung tweet kagabi dyan. At nag-comment po tayo ng bahagya. Kasi napakahalaga pong mabigyan natin ng pansin ito. Sabi po dito sa tweet ng PTB4 kagabi, panoorin, video po ito eh. In-screenshot ko na lamang sa Twitter. Panibagong suspect sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor de Gamo, ang suspect na ito na dating sundalo ay sinasabing may malaking role sa pagpatay sa gobernador. Taong 2016 nang madismiss sa serbisyo dahil sa illegal na droga ang naturang suspect. Sabi po sa press conference ng DOJ at ng DILG kahapon, ito daw po ay main player doon po sa pagpatay kay Governor de Gamo. Marahil isa siya doon sa mga trigger man ng lumusob doon po sa compound ng de Gamo doon po sa Pamplona kung saan napatay ang 9 na katao. Pero ang punto natin dito kung bakit ko po ito ipinose ay para magpaalala. Kasi katulad ko po, ano, ako po ay isang dismissed police officer, pero salamat sa Diyos at hindi po ako involved sa kahit anong illegal na aktibidad. At meron akong kakayahan para po buhayin ang aking pamilya sa legal na kaparaanan. Kung hindi po ako vlogger, ako po ay nagtuturo o meron po akong isang negosyo. Yun po ang katotohanan. Pero marami po sa mga na-dismiss na police officer at saka uniform personnel mula po sa Armed Forces of the Philippines na ang tanging alam lamang po na hanap buhay ay ang pagiging police o kaya pagiging sundalo. Na-dismiss po sila dahil po sa kanilang kalokohan na wala nang hanap buhay, walang benepisyo, wala lahat. Eh alam nyo naman mga tol, pag police ka sa kapag sundalo ka, well-trained ka. Ako kahit ganito-ganito lang ako, payatot ako, well-trained ako. Ano? Alam ko pumutok ng baril, alam ko magpatama ng baril, alam ko kung paano pumatay. Ngayon, pagka ginamit mo yan sa maling kaparaanan, doon na nagkakaroon ng problema. In particular, ito pong mga sumuko na ito at saka yung nahuli. Ano, isa lang pala ang sumuko saka yung mga nahuli. Ginamit nila yung kanilang training sa maling kaparaanan for easy money at yon ang problema sa kasalukuyan. At kung nangyari sa kanila to, possible din na mangyari to sa ibang mga na-dismiss na pulis at mga sundalo. Kaya dapat tutukan po ito ng ating gobyerno, magkaroon po ng monitoring sa aming mga dismiss na police officer at saka sa mga sundalo, nang sa ganon makikita yung mga movement nila kung sila ba ay tumataliwas na sa tama. Ano? Mas maaigi kasi yung proactive. Bagamat mahirap yan para sa gobyerno, pero dapat gawaan po ng paraan yan ng ating gobyerno. Hindi kinakailangan na bigyan mo ng hanap buhay, kasalanan ng tao yan eh. Ang kailangan lang, i-monitor mo yung mga ginagawa ng mga taong dismissed na katulad ko, katulad ng mga sundalong natanggal sa serbisyo. At kapag ka nakikita mo na naaalanganin na, eh dapat gawan muna ng paraan na mapigilan ang mga tao na ito sa kanilang masamang hangarin. Kaya ako po binigyan ng emphasis ngayon ito pong post na ito at i-share ko na rin sa ating live streaming. Paalala sa lahat, kapag kayo po ay may mga kilalang dismissed police officer o dismissed na soldier, tingnan nyo lamang po ang kilos nito kapag ka meron po kayong nakikitang mali, ipagbigay alam nyo po sa ating otoridad. Hindi ko po mamamasamain yon. Kung ako po, titingnan ang aking mga kapitbahay dito sa aking mga kilos, wala po akong magagawa kasi unang-una, hindi naman po ako titingnan bilang Randy Navaira, bilang top 1.
pag ako po ay gumawa ng mali, ang unang-unang ibabalita sa harapan ng publiko, dating pulis na si Top One, yon kagad ang balita. Dating sundalo, yon kagad ang balita. Kaya dapat maging aware po tayo. Ano, pagka meron tayong mga kilalang dismiss, tingnan natin kung sila ba ay gumagawa pa rin ng legal, pagka illegal na i-report po natin sa otoridad. Patuloy po natin pakinggan ang interview dito. Impormasyon po ang pwedeng makuha sa kanya? Ang pagkakaalam ko lang may nadagdag doon sa nahuli na. Opo. And parang kasi I will also be in Manila anytime this week po. Opo. Siguro po mas doon siguro kami i-debrief din kung ano talaga yung ibang information. Ngayon, tatapusin natin yung reaction natin dito kasi medyo mahaba pa, no? Pero isa-shortcut ko na lamang ang nais dito ni Mayor De Gamo. Si Mayor De Gamo, nananawagan siya na magkaroon po ng public attention, continuing public attention dito po sa nangyari sa Negros Oriental by calling the Senate to conduct inquiry on the killings on at Negros Oriental. Ano? Kasi ang pangamba niya, baka pagka nag-subside na po yung issue, hindi na po nababalita, tapos mag-alisa na yung mga friendly forces diyan po sa Negros Oriental, e manumbalik po yung paghahari-harian ng mga taong kanyang pinagbibintangan. Sinasabi ni Mayor Janice De Gamo na sana magkaroon po ng pagpapatuloy sa isinagawa noon na hearing dito po sa killings diyan po sa Negros Oriental. And we are calling now the attention of our beloved Senate President, ano, si Mig Subiri. Baka naman po, Senator Mig Subiri, ay maipagpatuloy nyo po sa committee on public order siguro. Ano, hawak po iyan ni Senator Ronald De La Rosa kung hindi ako nagkakamali, na magkaroon ng patuloy na pagtatalakay diyan po sa mga pagpatay sa Negros Oriental at ipatawag ang mga dapat ipatawag in aid of legislation nang sa ganun maprotektahan po ang mga Negronenses, tama ba? Mga taga Negros Oriental, at hindi na maulit ito pong mga nakakalungkot na patayan. Napakarami yung mga binasa kong pangalan kanina. At kapag ka mangyari pa yan, parang wala na pong rule of law dyan po sa probinsya ng Negros Oriental. Kaya ngayon muli, tinatawagan po natin ang atensyon ni Senate President Mig Subiri. Baka magkaroon naman po kayo dyan o kung sino mang senador ng privileged speech para po sa paglilinaw sa Negros Oriental killings, nang sa ganon mapanoodin po ng publiko ang hearing na inyo pong gagawin. Maraming salamat mga tol. Pansamantala muna tayong magtatapos sa topic na ito, pero bago tayo